mga tol. So, ikabit ko muna yung caliper dito sa likod. Kung mapapansin nyo, hindi ko nagawa ng video yung pagputol ko ng mga spacer ng sa harap. Dahil na puno yung storage ng cone ko. Ayan. Pamadali lang naman kasi mag-convert ng spacer mga tol. Gitna nyo lang muna yung mags tapos kukunin nyo ng sukat yung magkabilaan. Bumili pa ako ng panibagong axle kasi yung una ko nabili ay maikli. So bumili pa ako ng Pantemex 125 yata ito para sa likod. Ayan daw yung kasukat, kaya yun yung binili ko. So pangit yung pagka-bend dito sa taas. Masyadong labas yung elbow kaya binawasan ko. Babawasan ko pala mga ito. Hindi ko sa itaas niya dahil pangit. Ayan o. Pansin nyo naman sobrang labas. Sobrang umbok niya. Ayan. Dito ko siya maganda puputulan. Ayan. Mga bumawas din ako ng mga 2 inches dyan o ako. Tatanggalin ko muna yung mga wiring mga tol para malinis yung pagtrabaho natin. Muna sa gabal. Papalitan ko na rin ng ball race mga tol. Bearing lang mismo yung papalitan ko kasi okay pa naman yung pinaka ano niya, pinaka guide niya mga tol. Yung pinaglalagyan ng mga bearing, mga bulitas. Nabili ko siya ng 135 original na to mga tol.
nakabitan ko siya ng rubber mga tol. Rubber cover ba itong tawag dito? Basta yun na yun. Nabili ko siya ng 70 pesos lang yata mga tol. Ayan. 70 or 90, hindi ko sure. Ayan, papasok nyo lang. Tapos may clip lang din siya mga tol. O, pinaka-clamp niya pala. Ayan. Ganyan lang siya ikabit. Bili ko siya ng 450 pesos. Pang Kelex sana yung bibiliin ko para medyo mahaba kaso short sa budget kaya ito na lang muna. 1-2 kasi yun mga tol. Ito 450 lang so napakalayo. Papatama na dito pa, pakidiinan nyo harapan. Pakidiinan. Ano yung 14? Dito, diinan mo to. Ito perlu dulu, no?
talikod pa. Straight na. Okay, baba.